Hello everyone, this is Lloydie and welcome to my channel. So for today, ang i-discuss natin sa inyo ay kung paano ka-comfortable ang transportation dito sa South Korea. At nandito tayo ngayon sa Basta! Para ipakita ko sa inyo kung paano gamitin ang kanilang Tmoney transportation card at kung paano gamitin ang kanilang transportation! So, dito po sa Korea, kailangan nyo po ng transportation card para makasakay kayo ng mga public utilities dito. Public na bus or train, mga ganyan. So, papakita ko po sa inyo yung iba't ibang klase ng card. Actually, Tmoney siya. Ang tawag nila dito ay Tmoney. Yan po siya. Iba-iba po yung style niya. So, iba-iba yung design ng card. Yan. Mga gamit po na. Mga sa kaibigan ko yan hiniram ko para maipakita ko sa inyo yung itsura nila ng card. Ganyan po. Mabibili nyo po itong mga ganitong transportation card sa lahat ng convenience store. Available po siya. Or sa mga train station. Available din po siya. At maire-recharge din po siya sa mga store or kung saan nyo siya binili. Kasi may mga stall sa kalsada na nagbebenta lang sila ng mga transportation card. Iba-iba yung itsura. Actually, hindi lang siya card. Meron din siyang parang keychain. Meron din siyang watch. Iba-iba siya. So, kung pupunta kayo dito sa Korea at hindi naman kayo magtatagal, maganda na gamitin nyo ito kasi tipid siya. Ganyan siya. Tapos, kung sakali na magtatagal kayo dito sa Korea, ang usually ginagamit namin, kagaya ko, gamit ko, credit card. Kung mag-a-apply kayo ng credit card, usually, tatanungin nila kung gagamitin nyo ba. Usually, tinatanong nila kung gagamitin nyo ba sa transportation yung inyong credit card. Para siya lang yung isi-swipe ninyo kapag kayong sumakay kayo or bumaba ng bus. May isa pa rin pong way para hindi na kayo nagre-recharge or naglo-load or kung anik-anik pa. Tmoney. Gamit po yung inyong cellphone. Pakita ko po sa inyo. Ayan po siya. Yan. Gamit po yung cellphone niya. Wait lang. Open ko po yung aking Tmoney. Pwede nyo po siyang i-download sa Google Play Store. Asa ng Tmoney ko? Bakit wala? Wait lang. Ayan. Ito na siya. Yan po yung Tmoney. Kung makikita po ninyo, meron ditong Tmoney. Dinownload ko siya galing gamit ang Google Play Store. Tapos pag kinlik nyo yan, may lalabas siya, password. Chiso. Ganyan siya. May password. Wait lang po. Pindutin natin yung password. Ayan. Mag-ano siya. Actually, pwede nyo siyang i-recharge direct sa inyong credit card o sa account number. Automatic siya na maglo-load dyan. Ganyan siya. Automatic. So, may balance pa siya na 2,521. Kapag bumabaya ng 1,000 won, automatic siyang i-recharge nitong credit card ko. So, wala ka ng hassle na pumunta sa mga convenience store kung para magpa-recharge ng mga ano nyo, ng mga card ninyo na pang bus. Ganun po siya. So, ayan. Yun lang po yung short. I-download nyo po para magamit ninyo. Nada-download lang po siya. A reminder lang po. Nada-download lang po siya kung ang phone po ninyo ay line phone or anong tawag dun? Postpaid phone kasi kailangan ng identification nila para i-download nila yung inyong Tmoney card. Required po sa kanila yan. Yun po. So we are here now at the CU convenience store para i-reload ang aking Tmoney card. Let's go! We are here to get cash, man. Tmoney card. So, let's go and take a ride! So, dito po sa Korea, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na ang bus, ang jeep,
ang public transportation ay nakalagay na sign ay lugar. Dito po, number siya. Yan, 20-1, 30, 21, 350. Diyan po nakaano kung anong lugar kayo pupunta, hindi mismo yung lugar kung saan papunta yung bus. So, gaya dito, galing siya sa Sonchangsano. Yan, Sonchangsano. Tapos papunta siya sa Bukguk Chunghakyo. Bukguk Middle School siya sa English. So, nandito po tayo ngayon sa, kung nasan yung arrow, yung red arrow na to, nakikita nyo, ibig sabihin, nandyan po kayo ngayon. So, yung arrow na yan, dahil pag ganito siya, ibig sabihin, pag ganyan yung takbo ng bus. Ganun po siya. Ayan. Tapos, makikita nyo po, eto yung bus number, Jongril sa Bonno. Ibig sabihin, yung bus stop number. Lahat po ng bus stop dito sa Korea, may mga designated silang number. So, kailangan alam nyo yan para kung mag-download kayo ng application sa cellphone ninyo, hindi na kayo mahihirapan malaman kung ilang minuto bago dumating yung bus. So, punta tayo din sa screen sa tabi ko. Nakikita nyo itong screen na to. Social sila dito sa Korea. May screen sila. Nakikita dito kung ilang minuto or bago dumating ang bus sa bus stop na ito na kung saan tayo nakatayo ngayon. Gaya niya, yung 20-1, 3 minutes na lang siya. Sambun. Ibig sabihin, 3 minutes before siya dumating dito. Tapos yung kung nasaan siya ngayon, nandun siya sa Sano Kisul de Hakyo, KPU, Polytechnic University of the Philippines. Tapos 21, 30, 350, which is 7 minutes pa. At sasakay po tayo dito sa 20-1 dahil bababa po tayo sa Ansan. Pwede nyo pong i-download, may application po sila, pwede nyo po siyang i-download sa cellphone nyo. So kung halimbawa nasa bahay kayo, hindi na kayo mag-aalala na baka maiwanan kayo ng bus. Titingnan nyo lang po sa mga sa application ninyo sa cellphone nyo kung ilang minuto bago dumating yung bus. Kasi pakita ko sa inyo, ayan siya. So, kung makikita nyo po sa cellphone ko, ayan yung application ng bus. Pipindutin nyo siyang ganyan. Yan, lalabas siya. So, nakasave na po dito yung mga bus stop na usually na pinupuntahan ko para, halimbawa, yan, dito yun sa bahay namin. Pag pinindot mo yan, lalabas po dito yung mga bus kung ilang minuto siya bago dumating sa bus stop na malapit sa inyo. So, kagaya niyan, 11 minutes, pwede na akong lumabas ng bahay. So, before pa dumating sa bus stop yung bus, nandun na ako at hindi rin po ako matagal maghihintay kasi tansyado mo na yung oras kung ilang minuto. So, iyan po, pwede niyo po siyang i-download sa Google Play Store, nandun siya. May English version siya kasi mas ano ko sa Korean version eh, mas comfortable kaysa sa English version. Yun lang po. Yung naririnig nyo po na nagsasalita, sinasabi niya kung saan ang susunod na bus stop na titigil to. Yung tapos, isasabi, kasunod niya sasabihin yun kung saan yung susunod pa na bus stop. Usually, dalang beses niya sinasabi. Para yung mga tao, alam nila kung saan sila bababa. Ganun po, lalo yung mga bago pa lang sumasakay ng bus stop. Hindi kabisado yung lupa. Ano yan, reminders, na kasi kanina lumiko kami, so kailangan humawak ka sa hawakan. Baka matumba or magka-aksidente kasi hindi naanan namin kanina, accident prone siya. Yun po. At dito po sa Korea, hindi kagaya sa Pinas, bawal po dito pumara kung saan mo gusto bumaba. Dito po, magbababa at magsasakay lang sila sa mismong bus stop. So kung halimbawa, nakatulog ka or nahuhuli ka mag-cellphone, hindi ka nila ibababa. Hintayin mo yung susunod na bus stop, doon ka nila ibababa. Bawal po yun kasi dito, hulihin ka ng pulis. Disiplinado sila dito. So, kung makipapansin nyo po, meron sila sa harap na parang TV screen. Diyan po nila pinapakita yung mga bus stop na titigilin nila. Halimbawa, bababa na tayo.
sa susunod na bus stop. Bago pa dumating, ang bus stop na yon, may lalabas dyan, nakasulat kung anong bus stop yon. Tapos, nakasulat din yung next na bus stop. Yung nakikita nyo na merong cash bee dun sa may labas ng pinto na maliit na parang machine, dyan po tinatap ang ating this one, card. Dyan po siya itatap yung ating transportation card, which is Tmoney, para may discount ka kapag tinap mo siya dyan. Kasi once na sumakay ka ng bus, itatap mo siya, tapos pagbaba mo, itatap mo din siya. May begon na discount or piso kumpara sa atin, kumbaga. Ganun ka-comfortable ang transportation nila dito. Pinipindot po siya kapag bababa na kayo ng bus. Pipindot ha, sa next bus stop, bababa na kayo. Pindutin nyo, iinaw yan. Mamaya po, pipindutin ko, papakita ko sa inyo kung paano siya titigil yung bus. Okay? So that's all for today, guys, and thank you sa pagtsatsagang manood ng aking bagong vlog. Sa mga bago pa lang nanonood ng vlog ko, ng mga videos ko, don't forget to subscribe sa baba, Loydi, and follow me sa aking Facebook page, Loydi as usual. Thank you very much. Annyeong, annyeong! Babay daw siya. Annyeong, annyeong! Tutunan ko siya mag-bus. Galing ganun pala yun. Thank you very much, Miss Lloyd Z. D. Diba? Nagbago ka na pala. Thank you very much sa maganda mong isinusulong na. A question. No? Napakagaling pala ng transportation dito sa Korea. Ngayon ko lang napagtanto. Yung sa loob ng 6 taong ko dito, hindi ako marunong sumakay ng bus. May sarili kasi akong kotse. Mayaman po siya, may sarili siyang kotse, so hindi siya marunong ng transportation dito sa Korea. Bago lang siya dito, 6 years.